at lumigaya. Ito na ang favorite game show ng mga gipit. Welcome sa pilot episode ng Kapag Gipit kay Boss King Lumapit. Na kung saan ay pwede kang mag-uwi ng 1,000,000 at ng Kimco Like Motorcycle. At ang una nating contestant ay napapabalita ang gipit. Kaya naman hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi rin tatlo, kundi 5 beses siya lumuhod at nagpakaawa para siya ang upupo sa ating fireman chair. People of the Philippines, anong masasabi niyo doon? People of the Philippines, anong masasabi niyo doon? Panoorin natin. Ako si Kong at naniniwala akong sa kasabihang mata sa langit, paa sa lupa. Pero ngayong gabi, mas naniniwala ako na pera ni Boss King sa bulsa ni Boss Kong. Ako, ang inspirasyon ko talaga para sa 1,000,000 yung ano talaga, para sa pag-aaral ni Kidlat. Kasi naubos nung team payaman nung nung winner yung 1,000,000 ko. Kuya, tuloy nyo lang ginagawa niya. Huwag niya kami intindihin dito. And yun. Baka mapunta sa kanila. Kumusta ang anak si Kong? Ang tanong. Ay, sumiyo po mo. Ako mauna. Hindi, ako na. Si Kuya kasi talagang napakabait na anak. Kahit noon pa, wala akong masabi sa kanya. Talagang lalo pagdating sa mga kapatid niya, talagang tinutulungan niya sila. Ikaw na. Ano, napaka-responsible na anak. Napaka-responsible na ama. Hindi siya nakakalimot sa mga obligasyon niya sa lahat ng pamilya niya, sa amin at sa kanyang pamilya. Actually, wala pa namang nananalo, pero baka matalo o baka manalo sila, hindi ko alam. So, nire-ready ko lang para sa future ko at sa future ng anak ko. Para mas marami ka pang matulungan, Kuya, sana manalo ka ng 1,000,000. So, ayun Kuya, good luck sa'yo. Sana mapanalunan mo yung 1 million para may share mo pa sa mga tropa mo at kapatid mo. Ayun, good luck sa'yo Kuya. I love you. Boss King! Boss King! Boss King! Umanda ka na dahil nandito na ako para kunin sa'yo ang 1 million pesos! Woo! Mga gipit! Please welcome ang nag-iisang bossing ng Team Payaman! Lincoln Cortez Velasquez! Jonas! Idol, talagang gipit ka ngayon, ano? Gipit na gipit po. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Kaya pa lang bawa ng hininga niya. So bago tayo magsimula, maupo na tayo sa ating fireman chair. Ayan ang ating fireman chair. Umupo nga dyan. Saka naman mas mga fireman yung sa'yo, Emre? Ako host eh. Pura pilot episode, si Bossing agad. Ba, ang tagal ng koryo natin ha. Nakoryo na yan eh. So 31 years old, 11 million subscribers, best vlogger in the Philippines. Anong nangyari? Di, kasi, ano po, nakaraan, nagpa-challenge po ako. Tapos, parang, yun po, hindi ko po, parang, naipamigay ko po yung mga ari-arian ko. Pera, ganun. No, dami ko pong challenge eh, tuloy-tuloy. Oo na, nagrenta ka pa oval. Nagrenta pong oval, kung ano-ano pong ginawa ko. Runway, tapos... So, ganun talaga ang mundo, no? Talagang umiikot siya. Minsan nasa taas ka, ngayon nasa... Hindi, nag-expect po sana akong babalik yung pera. Kaso talagang... Wala na pong bumalik na pera sa akin. Akala ko mag-ROI. So, sakto, nandito ka. May pag-asama kaya po na, talaga, na, lumapit ako kay Boss King. Pero paan natin, iba, Kong TV. Nakita ko yung ano, yung one-month transformation mo, dati kang mataba. So parang na-realize ko, ito siguro yung panahon na mayaman siya. Ngayon, sa one-month transformation na pinost mo, nakita kong pumayat ka. Ano yun? Dahil ba yun sa kahirapan? Gutom po, gutom. Gutom? Puyat, pagod, lahat po sabay-sabay, stress sa mga kasama. Na
Mahirap po eh, paliwanag. Ayoko po maglabas ng sama ng loob dito kasi alam ko kung good vibes lang po good dito. Vibes lang dito. Good vibes dito. Tama ka nang yung... Good vibes! So, bago tayo magsimula, sinong kasama mo ngayon? Ay, kasama ko po yung kapatid ko. Ay, ito po. Si Juni Boy. Hala po, sikat ka boy! Mr. Juni Boy Velasquez. Ay, opo. Anong masasabi mo? Kamusta maging kapatid si Kong TV? Ay, labi mo yan. Talaga napaka-generous. Generous? Wala ka siyang makakain. Sige, maupo ka na. Okay na yun. So, maupo ka muna dyan, Mr. Juni Boy. At ako, ang bahala kay Mr. Kong. Opo. At sana, sa pag-uwi ninyo mamaya, ay may uwi nyo ang 1 million pesos at ang Kimco Like Motorcycle. Yeah! Malaking pambangi sa akin yan dahil yung ibinayad ko po dun sa ibabayad ko sa mananalo, sa inyo na po pala manggagaling. Walang problema. Ang akin lang po sana, bago po tayo magsimula, is show money lang po muna siguro. Ang show money, andun na yung asawa ko, dala na ang briefcase. Wow! Wait na lang. Kasi napababalita rin po na marami-rami na itong ginawang gantong contest, parang wala pa po nababayaran. Yun! Ito po yan! Sino po nandito to yan, kabulaan yan. Actually, nandito po kami dahil kami po yung mga biktima. Nagreklamo po sana kami talaga na. Hindi, iba show to. Ay, sorry po. Sumali ka dito dahil ikaw ay gipit. Akala ko si Idol Rappi. Gusto mo, bumati muna. Bati ka muna sa ating mama. Hindi, sa mama ko, papa ko, hello. Sa anak ko, si Kidlat, anak. Sana, ito na yung pagpapatuloy ng pag-aaral mo. Nakay. Si Geng. Stop ka muna next sem. And yun, maraming salamat sa lahat po ng mga empleyado namin dati. Pasensya na po at 6 months na po ang delayed yung sahod nyo. Inabot po wala tayo. Walang charot. Wala pong charot. Okay. So, handa na po, Mr. Kong? Handa na po. So, okay, ito ang mechanics ng ating game. Makinig ka mabuti. Meron tayong tinatawag na payaman tree na kung saan ay mayroong 10 tanong na kailangan mo masagot. Sa kada tanong ay may kalakip na pera na nagsisimula sa 500 pesos at every round ay tumataas ito ng 500 pesos. Pagdating sa ikasyam na tanong, ang idadagdag sa iyong kaban ay 1,000 pesos. At pagdating naman sa ikasampung tanong, pwede kang mag-uwi ng 1 million pesos at ng Kimco Like Motorcycle 1255. Para sa mga nag-akalang scammer ako, itong para sa'yo. Meron din tayong tinatawag na Sure Money Round, na kung saan sa kada 3 tanong na iyong masasagot, ay sureball mo nang maiuwi ang premyo. Okay ba yun? Checkpoint. Kada ilan po? 3. Kada 3. Okay. Sige po. Meron din tayong tinatawag na lifeline. Ito ang Saklolo, As the Gipets, at Bobo Ako. Ang Saklolo ay bibigyan kita ng 1 minuto para tumawag sa kung sino man at tanungin siya sa tamang sagot. Eh, paano po yan? Wala na po yung lolo ko eh. Saklola na lang po. It's the Joker. Malapayas! Ito po siya, Ragong! Ang Bobo Ako naman ay mababawasan ng 2 wrong answer ang ating multiple choice dahil nga ikaw ay bobo. At ang Ask the Gipets ay pwede kang magtanong ng tamang sagot sa ating audience na nasa iyong likuran. Okay, Mr. Kong, ulitin ko ang tanong. Handa ka na ba? Sino po sila? Hindi ko po sila kapamilya. Audience sila. Mga gipit din yung mga yan. Okay po. Sige po. Huwag ka mag-alala dahil ito sa ating mga unang questions naman ay tingin ko masasagot mo dahil ito ay sobrang dali lamang. Talagang pag ito hindi mo nasagot, ang tawag sa'yo talaga ay tanga-tanga. O bobo. Okay. Ayaw naman natin nun. So dapat sagutin mo ito ng tama. Para sa ating first question! Mahilig ka sa sports, di ba? Mahilig po. Feeling ko masasagot mo ito. Para sa ating first question, anong parte ng katawan ang ginagamit sa pagsiba? Letter A, mata. Letter B, batok. Letter C, buhok. Or letter D, paa. Letter B, ilong.
Wala tayong ilong. Sorry. Tama ka yung nagamitin yun. Mahirap na yung susunod. Sorry po. Gusto po na ulitin ko ang tanong. Anong parte ng katawan ang ginagamit sa pagsipa? Letter A, mata. B, batok. Ay, batok C, buhok. Po. O D. O letter D, paa. I, buhok. I, ilong. Guys, no coaching. Sorry. Pwedeng ma-disqualify ang ating ano. Parang trick question to. Feeling ko kasi soccer to. So ang ginagamit sa soccer po talaga, ulo, minsan, dibdib. Wala tayong ganyang ano, pero wala. Sagot. Ang meron lang, paa. Paa. Sige po, pumunta po ako sa buhok. Hindi po, paa po. Paa. Is that your final answer? Final answer! Dahil ang tamang sagot ay letter D! Paa! Nolan! Congratulations, Mr. Kong, no? Sobrang dali lang, di ba? Sobrang dali lang. At ikaw ay meron ng 500 pesos! Ay, gusto ko ba sabihin sa mga manonood tungkol sa pagsipa? Ano ba? Marunong ka ba sumipa? Marunong po. Marunong pong sumipa. Sige, sample na. Sipa. Roundhouse. Roundhouse? O, mahirap yan, ha? Uy! Nagwawala. Ba't parang galit? Pasensya na po kayo. Hindi niya sinasadya. Para sa ating second question! Sa pagpabalik wala pa lang commercial kasi wala pa tayo sponsor eh. Wala pa. Okay. Para sa ating second question. Nakakita ko sa mga vlogs mo, talagang may napahilig ka sa motor, no? Mm. So ito, feeling ko masasagot mo naman to. Mm. Number two question. Ano ang sinusuot ng mga motorcycle riders na pang-proteksyon para sa ulo? Is it letter A, hairnet? Letter B, helmet? Letter C, cup? Or letter D, condom? Condom yan doon. Ulitin ko ang tanong. Ano ang sinusuot ng mga motorcycle riders na pang-proteksyon para sa ulo? Letter A, hairnet? Letter B, helmet? Letter C, cup? Or letter D, condom? Yung A kasi hairnet sa McDonald's yun eh. So, protection yun sa mga balakubak. Tama. Food industry, ganun talaga. Yung letter C, ano pa yung C? Letter C ay cup, sombrero. Yung C, protection sa init ng araw. Totoo. Yung letter D, protection sa sakit po yun eh. Sakit ng? Buto. So, ina-assume ko na ang iyong sagot ay letter D. Kaya sa tingin ko po, ang sagot po dyan, ay letter B. That's your final helmet. Answer. Helmet. 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 Go. Dahil ang tama sagot ay letter B. Helmet. Jonal. Meron ka ng 1,000 pesos. Sobrang talino mo, Jonal. Dami nang hirap noon. Eto na. Pupunta na tayo sa ating Sure Money Round. Pag ito ay iyong nasagot, ay sure bull ka na makakapag-uwi ng 1,500 pesos! Ba't parang ang bagal po ng progression ng pera? Paano po tayo aabot sa 1,000,000 yan? Tapong tanong lang yan eh. Hindi ka nakinig kanina. Pagdating ng 10th question, andun ang 1,000,000. Bobo. Kasi kada question, 500 lang po yung nadadagdag. So, ganun talaga. 500, 1,000, 1,500. Sa ikasabo, 5K lang po yun eh. Paano po abot na 1,000,000? Bobo kami. So, nandito ang iyong asawa. Baka gusto mo bumati, pampalakas ng loob, may gusto ko ba sabihin? Love you, 1,000,000. 10,000 question. 10,000 question. Apo, 500, 500. Okay ka na, Sir Kong? Opo, kaya po. Game po. Para sa ating third question! Kinakabahan ka ba, Idol? Kinakabahan po. Mahilig ka sa boxing? Hindi po masyado. Hindi pero masyado. Nakasapak na po ako. Nakasapak gusto na. Gusto mo masubukan? Hindi ko kasaya.
para sa ating third question. Sino sa mga taong ito ang ating pambansang kamao? A. Nonito Donaire. B. Manny Villar. C. Sol Papi. Or D. Manny Pacquiao. Nonito Lapid. No coaching. Kung ayaw nyong matanggal ang ating contestant, huwag kayong mag-coaching. Nalilito ka, nalilito ka eh. Nakikita ko eh, uulitin ko ang tanong. Sino sa mga taong ito ang ating pambansang kamao? A. Nonito Donaire. B. Manny Villar. C. Sol Papi. Or D. Manny Pacquiao. Yung A, si ano yan eh, The Filipino Flash. Filipino Flash. Ako buti, akala ko hindi ka mahilig, pero kilala mo sila. Nakausap ko na po yan dati. Naamon ko po yan eh. Ay, malakas ka pala sa tuntuan. Oh, nung nagtagkatotoo, hindi na po ako masyadong sumasagot. Sayang, no? Hindi po sayang, okay lang po. Okay lang? Di, parang yung misis mo, parang nakita ko sa video, nanghihinayang eh. Ay, ba't gano'n naman? Ngayon, kaya mo na. Ay, hindi pa rin. Gusto niya, di ba? Sayang. Si Manny Villar naman, Filipino tycoon. Ay, hindi ko alam. Hindi ako sasagot niyan. Ikaw ang sasagot niyan. Si... Ba't binabalik mo sa akin yung tanong? Sol Papi naman, yan, Filipino yan. Lahat yan, Filipino? Filipino lang. Nagbaboxing-boxing din kasi ngayon saan eh. YouTube. Pambansa. International boxer. So, yung isa, ang sagot ko po, Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Letter D. Is that your final answer? Final answer! Final answer yan! Final answer, final answer po. Go for it! Mga Igipets! Ano sa tingin nyo? Tama ba ang kanyang sagot? Bobo! 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 Sakit nyo magsalita! Ang tamang sagot ay letter D! Manny Pacquiao! Yes! Donut! So sure ball ka nang mag-uwi ng 1,500 pesos. Okay na po ako doon. Okay na po ako. De, tuloy po ako. So, medyo hirap na ang tanong natin. Hindi na to basta-basta. Siguro naman na grade 5 ka. Siguro po. Kayang-kaya mo itong mga tanong na to. Mahilig ka ba sa bugtong? Ako, mahirap yan, Lods. Mahilig ka ba sa bugtong? Nabulutong lang po. Yes or no? Hindi po ako masyadong, ang magaling po ako sa mga moto. Moto. If you want to change your mind. You have to change your mind. Yeah. Kung wala kang gagawing bago sa buhay mo, walang bagong mangyayari sa'yo. Ang ganda nun, palapakan natin. Hindi rin ako makapaniwala na nakakausap ko ng personal ang ating best Filipino vlogger in the Philippines. Hindi naman po, hindi naman at po. At naririnig ko ng face-to-face ang ganyan salitaan. Ang lupit wala mo. Wala po. Kayo-kayo lang po yung nagsasabi nun. Pero... Handa ka na ba? Handa na po. Para sa ating fourth question! Ngayon, bugtong-bugtong. Bugtong-bugtong. Ang ating next three questions ay bugtong-bugtong. Sana nag-aaral ka nung kabataan mo, no? Para alam mo. Bugtong-bugtong. Hindi pari, hindi hari, nagdadamit ng sari-sari. Uy. Letter A, mannequin. Letter B, paro-paro. Letter C, hanger. Or letter D, mascot. Papaalala ko lang, kung nahihirapan ka, meron kang lifeline. Mamimili ka lang dyan. Ulitin ko ang bugtong. Hindi pari, hindi hari, nagdadamit ng sari-sari. Letter A, mannequin. Letter B, paro-paro. Letter C, hanger. Or letter D, mascot. So hindi pari, hindi hari, nagdadamit ng sari-sari. Tama. Ang manikin, hindi yung pari. Hindi yung pari. Hindi rin yung hari. Minsan, pwedeng hari. Pwedeng manikang hari. Pero nagdadamit siya ng sari-sari. Oy, tama! Galing, magaling, magaling. Ang paro-paro, hindi yan pari. Hindi rin yan hari. Hindi.
at hindi rin niya nagdadamit ng sari-sari. So tanggal, hindi paro-paro. Hindi nagdadamit yan. Elimination method, elimination method. Ang sumunod, hagdan. Ay, hanger pala. Hanger, hanger. Bobo, bobo, bobo. Ang hanger, hindi yan pare. Hindi rin yan hari. Pero nagdadamit siya, literal, ng sari-sari. Pasok yan, kasama yan, hanger yan. At igit sa lahat, mascot. Hindi siya pare, hindi siya hari, nagdadamit ng sari-sari. Kung titignan mo, parehas ang manikin at ang mascot. So kung aanalisain mo ng maigi, kung magiging literal tayo sa tanong, which is bugtong to, hanger ang pinaka-obvious na sagot. Pero dahil iba ang gusto niyang mangyari, ang isasagot ko ay yung wala dun sa tatlo, which is paro-paro. Is that your final answer? Sa process of elimination, siya lang ang natanggal. So tingin ko, sige. Hangir na! Sinabi mo na. Sige, hangir. Final answer. Is that your final answer, Mr. Kong? Bibigyan kita ng 10 segundo. Audience, bila. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. What is your final answer? My final answer, minsan kasi ang mascot, nagko-costume niya ng pari. Nagko-costume din niya ng hari. Ang manikin, pwede rin maging ganun. Ang hanger lang, hindi. Kaya ang final answer ko, C. Hanga. Hanger. Para sa ating fourth question, ating bugtong-bugtong, ang pinili niya pong sagot ay hanger. At ang tamang sagot, handa ka na ba? Handa na po. Ay letter B! Paro-paro! Bobo! 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 Utang ilo nyo kasi nangigialam kayo! Nangigialam kasi kayo! Maupo ka muna, maupo ka muna. Tama na pala siya. Tama ko, hinala ko. Trick question yan. Paro-paro ang sagot dyan. Sayang, hindi ka umabot. Sana gumamit ka ng lifeline. Ni isa, wala kang nagamit, nakinig ka sa mga demonyo sa iyong paligid. Sabi ko sa'yo, gipit din yan mga yan. Dapat hindi ka nakikinig sa sariling gipit. Sa mga taong gipit din. At dahil hindi mo nakuha ang ating grand prize, ikaw ay uuwing gipit pa din. Dahil ikaw ay isang... Bobo! 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 So, para sa ating next episode, comment down below kung sino ang gusto nyong ating contestant. O kung ikaw ay nanonood sa inyo dyan, pwede kayong lumapit sa akin. At magmakaawa din na ikaw ang maging contestant. Boss, baka pwede pang magmakaawa. Hindi na. Tama na yung sagot mo eh. Miss naman. Paro-paro. Miss lang. Ano? Sayang. Miss po. Na. Ito na ang ika-anim. Pag-iwin niyo po ako. Ito na ang ika-anim yung pagluhod. Pero sinasabi nga nila, 1 is enough, 2 is too much, 3 is poison. Please po, please po, please, please po. Please po. So sa mga gustong mag-sponsor, tinatawagan po natin ang Beeline para sa ating next episode. Sige na po, sige na. Please. Wala. At dito na po nagtatapos ang Kapag Ikaw Ay Gipit. Huwag po muna. Kay Boss Kenka, lumapit! Huwag po isangkat yan. Boss Kenka! Huwag po muna ikat! Boss Kenka! Boss Kenka! Sayang, sabi ko galingan mo, masyado ka kasing kampante. Akala mo lahat, tama, tama, kinig, pinilit, pinilit. Mali talaga, tama yung paro-paro. Yun ang tama. Bakit paro-paro? Search mo sa Google. Ano sa Google?
Puro parunga, puntang. Tama ako. Hindi ka man lang nagano'n ng 1 million. Eh, hey, dyan na masisirang pamilya natin. Face to face naman ka kasi nakikinigyan sa iyo po. So welcome naman sa ating next episode ng Face to Face. Dalawa kasama. Face to Face. So mag-aaway ngayong gabi. Bakit ka kasi hindi nakinig sa inyo? Bakit ba ako pinapagalitan sa harap ng maraming tao? Bobo. Ang patay ilaw. Intergoration. Anong intergoration? Ang tanong ginawa mo na eh! Ganyan, pare-parehan sila. Yung sinasabi mo, paru-paro yan. Ang ganda na nun eh. Mrs. May, anong gusto mo sabihin sa'yo, kasawa? Pwede ba, may wala bang ano, plus balik buhay? Wala, walang ganun. Balik buhay lang. Question number 5. Tama, sagot ko. Pinakilaman lang ako. Pagbigyan mo naman ako. Okay lang yan. Boss King! Pagbigyan mo na ako. Bibigyan kita 1 million, ibigay mo sa akin!